Hi guys, welcome sa aking YouTube channel. So for today's video, i-share ko sa inyo kung paano gawin itong nakikita nyong smooth and creamy leche flan by using basic ingredients lang. So keep on watching. Ito ang ating mga sangkap. We need 10 whole eggs, 2 lata ng condensed milk, 2 lata ng evap milk, 1/2 tablespoon of vanilla extract, and 1/4 kilogram of white sugar. So una, nilalagyan ko muna ng asukal yung bawat llanera na ikakaramelize natin, tagi isang tablespoon kada llanera. Next step, iyaano lang natin siya sa apoy. Tutunawin lang natin yung asukal. Yan lang, mahina lang para hindi agad sunog yung asukal. So yan, kakaramelize lang natin siya hanggang sa maging golden brown. So kailangan continuous yung pag-alog ninyo dun sa llanera at iniikot-ikot yung sa asukal para hindi siya masunog. Kasi pag in-steady mo lang siya, mabilis masusunog yung asukal. And ayaw natin yarn, mapait yarn. Sobrang pait nun. Kaya dapat babantayan mo siya. Ayan, tapos ko nang lagyan ng caramelize lahat. Nakaramelize na natin. So, next step, in a bowl, ilalagay natin yung 10 pieces ng eggs. So, ito, dahan-dahan lang dapat yung pag-mix. Pero dahil naka-fast forward yung aking video, nakikita nyo naman, mabilis siya. Pero usually, mabagal lang dapat to. Next is ilalagay na natin yung ating evaporated milk. Any brand ng gusto nyo. Ako, mas preferred kong gamitin to. Bukod sa mas affordable na, mas maganda siya sa leche flan compared sa ibang mixture. So next, ilalagay na natin yung condensed milk. Ayan. Tapos, inimix lang natin siya ng dahan-dahan. Wait, simutin natin. Maganda tong may scraper kayo pang simut. Kasi, na sisimut talaga siya. As in, walang natitira dun. Kung meron man, sobrang konti lang. Hindi katulad ng pagkutsara yung ginamit. Ayan, so mix natin ulit siya. Dahan-dahan lang ang pag-mix pagdating sa leche flan para maiwasan natin ng bubbles kapag naluto na siya. Yun kasi yung nagiging cause kapag na-overmix or sobrang mix ng ating leche flan, nagiging mabula siya at maraming bubbles. So ayan, next naman is 1/2 tablespoon of vanilla extract. So, ayan. Mix na lang natin ng saglit yan. Hanggang sa maging well mix na yung mga ingredients. So, malalaman nyo na okay ng ating mixture kapag inangat nyo. Ayan. Wala nang sumasama o kumakapit na egg whites. So, next step, sasalain na natin siya para ma-filter natin yung mga nabubuong eggs. Ayan. Kung makikita nyo, may mga naiiwan doon. So, pag unang sala, hinuhugasan ko lahat, tapos pupunasan ko uli siya. Then, proceed ako sa next na sala. Actually, yung pag nagsasala ako, inaabot ng 2 to 4 times na sala.
ganun ako kaarte sa pagsasala. Pero nasa sa inyo yun, kung pwede, pwede naman, may gumagawa naman na hanggang dalawa lang o tatlo. Pero ako hanggang apat na beses ko siya sinasala. Next naman, ayan, sa kaartehan ko, sasalain ko pa din siya pag sinasalin ko na sa llanera. So, ang gamit ko dito is 250ml or 1 cup para sa ating mixture kada llanera. Pero hindi ko siya pinupuno. So, kung 250ml yon, nasa 220 to 230 lang. Next step, ilalagay na natin yung aluminum foil para ma-avoid natin na mapasukan ng tubig. So, ayan, may aluminum foil na lahat. Next step is dapat nakapagpakulo na kayo at sa kanyo ilalagay yung inyong ginawang leche flan. After 30 to 35 minutes, eto na siya ang ating leche flan. So, i-check lang natin kung luto na siya. Do the toothpick check and when it comes out clean, ibig sabihin nun, luto na siya. So, ayan, wala nang crumbs na sumasama. Ayan, papalamigin lang natin yung ating first batch ng leche flan. So, ito, malamig na siya. Ang ginagawa ko is, gumamit ako ng toothpick para ma-scrape lang yung gilid na dumikit. Pwede naman kutsilyo, pero ako toothpick lang. Tapos, ang gamit kong tub is 500ml tub. So, ayan. Ito na siya. Kita niya naman. Ang kinis-kinis. Nakinis pa sa mukha ko. At ito na nga ang ating creamy and soft leche flan. Kita niyo naman. Napaka-kinis. Napaka-ganda. Pwedeng-pwedeng pang negosyo sa maliit na puhunan. So, ano pang hinihintay niya? Try niya na. Thank you for watching. Bye.